Hello, Super Loggers. Nihintay natin dito si Miss Tony Fowler. Sino ba sa kanya, may kakilala sa kanya? So dito tayo sa Asunta Dog and Cat Clinic ni Dr. Oscar Macenas, ang aking kaibigan, tiga dito sa Antipolo. Malapit to sa Kapitolyo. Meron siya dito ng grooming, mga examination rooms. Asan doon, mga naka-confine nandoon. Malinis. Kintab. Hi, Miss Jack. Kumusta, Miss Jack? Kumusta na yung mga Golden Retriever puppies natin dyan? Saan na kayo? Kailangan ko mag-mask kasi nandito ako sa loob ng clinic. Ayan, kumusta? Kumusta? Habang naghihintay kami dito, mag-live muna ako. Kung may mga concerns po kayo, may mga reklamo, may mga pa-shoutout. Ayan. Pwede po tayo mag-usap-usap ngayon. Matakaw. Sir John Harold Montano. Montano? Gusto po kayo, Sir John. Kamusta? Oo, Miss Jack. Alaga mo mabuti mga Golden Retriever puppies natin. Okay, kumusta kayong lahat? Maulan pa rin sa labas. Nandito ako sa clinic ng Asunta. And Sir Tristan Huertas nandun sa loob. And ako nandito sa nandito tayo sa reception area. Labas nga muna tayo. So, dito tayo sa Antipolo. Ayan, sino ba dito yung mga tiga Antipolo? Ma'am Nilda, shout out po sa inyo. Sir Archie Gomez, kumusta ka na, Sir Archie? Wolf, pwedeng mo pala si Wolf. Oo, hindi, binili ko si Wolf. Si Wolf, binili ko, pero marami ako na breed from Wolf. Maraming magaganda mga bell dyan. Maraming na nababaan. So oras ngayon ay 5:30 and uwian na ng maraming tao. And dito pa rin tayo sa Asunta. Naghihintay-hintay. Shout out Sir Joseph Kagaanan. Ang tropa anak ni Wolf, maybe one of copies from them. Sige po, Sir Hara Durie, Ira May, hello po. Ay, sorry, pasok pala. Pasok pala niya yung motor niya.
Ganda ng motor niya, BMW. Bengi ng dog. Shoutout sa Positivity Ilocos. Shoutout sa Positivity Ilocos. Sir John, Harold Montaño, Sir Lester De Leon, magandang araw po sa inyo. Tambay muna tayo dito. May hinihintay tayo dito. Hinihintay natin si Miss Tony Fowler para dalawin or kunin na si Biggie, yung Belgian Malinois niya na nandito. And samahan niyo muna ako kung wala rin kayong ginagawa. Kamusta kayo? Sir Edison Yadaw, shout out kay Mark Cervania. Mark Cervania. Dati tiga dito ako sa Antipolo eh. Namiss ko yung klima dito, medyo mas malamig dito kumpara sa ibang areas ng Metro Manila, Rizal. Medyo malamig dito sa Antipolo. Ayun yung Kapitolyo, andyan yung Inare Stadium. Kakaliwa ka dito kung pupunta ka dun sa simbahan ng Antipolo, padiretso naman kung papunta ka naman sa may bandang Morong, no? Papuntang Morong. So yun ang mga kaganapan dito sa kalsada. Dito sa Asunta. Shoutout sa Gapan Dog Lovers ng Nueva Ecija. Sabi ni Sir Mark Mac Parial. Ayan. Elia Bitug, baka pwede makahingi ng dog. Namatay po kasi dog ko. Message niyo po si Miss Ann Kim Superdog. Siya po yung namamahala sa mga aso po natin sa Makamot na pinapa-adopt po namin. Message niyo po siya, Ann Kim Superdog. Yun yung pangalan niya sa Facebook. Yeah, kumusta kayo sa mga taga Nueva Ecija dyan, Sir Arnel de Guzman. Ayan, shoutout kay Sir Ricky Lopez Fernando. Sana mapatrain daw niya ang BM niya sa Manalo K9. Sige po sir, maganda po yan, mausay. Ma'am Nilda, mataas na lugar po yung Antipolo, marami pong kasoy dyan. Opo, saka Suman sa Ibos, opo, masarap yun. Oh, kung hindi lang ako nagpipigil sa rice, hindi lang po ako makain ng rice niyon, pero paborito ko yun noon. Sir Knet, shout out po. Shout out po sa inyo. Ayan, palubog na ang araw dito sa parte natin ng daigdig. Medyo sumisilip na siguro yung araw banda doon sa likod ng mga ng clinic, pero hindi natin nakikita yung araw dito. Pero at least sumilip na siya. Kita niyo ba yung mga ulap? Mga ilang araw nag-uulan dito. Dito sa Rizal, Metro Manila. Eh, mga sisiw, ano kaya yun? Ano kaya yan, mga ano? Yung mga free-ranging chicken, ano? Anyway, hello Sir George Ochis, Sir Irish John Raimundo. Ay sir, tumutubo po ba ang ngipin ng aso pag natanggal na? Opo, kapag puppy pa. Pero pag matanda na po yung aso, tapos parang tao din yan, natanggal, hindi na po tutubo. Anong breed po kunin ni Mami Oni? Ano po yung aso po niyang si Biggie na Belgian Malinois? Ayan. Ayan, sinabi dito. Watching from Davao. Ayun.
Sir Anthony Achupas. Miss ko na Davao. Ah. Davao. Siguro, pupurin nga ako dito sa kotse. Oh, madaya to sila Sir Tristan eh. Daya to, nasa loob ng kotse eh. Oh. Nasa loob ng kotse eh. Oh. Ayaw magkagalaw, alam niyo paggalaw kayo ng galaw. Oh. Upo natin yung chan ko. Upo na rin ako dun sa kotse bro ha. Oo, sige po. Oo. Antay natin sila to. Upo muna ako dito sa kotse kasi maingay. Tsaka doon naman sa loob, nagkakahulan yung mga aso. Nagkakahulan yung mga aso doon sa loob. Ayan, at least dito, tahimik. Mas lang tayo ilaw. Pag nasa loob kasi, kailangan mag face mask. Hirap huminga. Kapag ka nasa kalsada naman, puro sasakyan. Ayan, at least dito tahimik tayo. Dok, sabi ni Sir George Oguiz, Dok, may alaga pong rot 6 months, SDN po food niya, may problem kami sa odor ng dog. Pinapaliguan niyo po ba? Ano pong problem sa odor ng dog? Baka po may problema sa balat, ganun po ba? Pakilinaw po ang inyong problema. Sir Juan Gutierrez, shout out po sa inyo. Sir Ambin Alfaro, hi Doc, saan yung address ng training site niyo po sa Bulacan? Sa San Rafael po sa Bulacan, pwede niyo pong i-Waze or pwede niyong i-Google Map yung La Calzada. La Calzada, San Rafael, Bulacan. Kasi yung La Calzada po ay isang events place po yan dati na pagmamayari po ng pamilya ni Sir Ken Gonzales. At ngayon, rent out po nila sa amin, sa Manalo K9, for the next several years para po gamitin po natin as our warehouse and for any other purposes na kailangan natin yon. La Calzada, San Rafael, Bulacan. Okay, ano pa ang natin dito? Shoutout Sir Renato Torres from Kawit, Cavite. Kawit, Cavite. Ayan. Sir Ma'am Varian De La Rosa. Shoutout po from SDN Caloocan West near Monumento Caloocan. SDN available, kakaristock lang. Thanks. Ayan, available na daw ang SDN natin sa Caloocan West. Okay. Shoutout Sir Nelni Tosino Ibia. Nelni, lalaki po ba kayo or babae? Watching from Aurora si Sir Irving Lim. Kumusta po kayo? Sir Ian Alonzo. Ayan, yan po yung pinatrain kay Sir Tristan Huertas. Sana okay na si Biggie. Opo, according dun sa vet na nakausap natin sa loob, si Biggie po ay nagkaroon ng bacterial infection. So, normal naman po yun kasi minsan, di ba, pagka pagka yung aso, hindi naman kasi sila nagsasapatos, hindi naman sila nagdadamit, tapos didila-dila kung saan-saan minsan, aamoy-amoy kung saan-saan na hindi naman sanitary. So, minsan nagkakaroon sila ng bacterial infection. And I think, no, according to sa mga vlogs na napanood ko ni Milo and friends, na castrate si Biggie, so that could have caused also immunosuppression or medyo bumaba yung immune system dahil malamang dahil sinurgery ay binigyan ng anesthetics. Syempre kapag sinurgery binigyan ng anesthetics etc ay medyo ano, macha-challenge yung immune system, kaya maaaring secondary infection yan dahil dun sa surgery. It could be that, diba? It could also be galing sa tubig na iniinom or yun nga, nadilaan ng mga surfaces, or could be anything talaga eh, di ba? Bacterial infection. Hindi naman kasi pwede talagang 100% walang germ sa paligid. Eh, isang germ, nagiging dalawang germs, nagiging apat na germs, nagiging walong germs, di ba? Kaya
hindi naman talaga natin totally may iwasan. And kung gagawin naman natin na yung mga dogs natin ilalagay lang natin sa isang sanitized place na wala talagang kabakti-bakteriya para maiwasan yung mga infections, manghihina naman yung aso natin kasi hindi sila na-challenge, di ba? Minsan kailangan din na-challenge yung katawan, konting stress para po yung immune system lumakas. Kasi yung immune system po natin, para din po muscle yan kapag hindi ginagamit or di ba walang trabaho yung immune system dahil sobrang sanitary mo, sobrang germ-free yung environment mo. Pag dumating na yung germs or viruses or kung ano mang mga pathogens, eh patay na kasi hindi na sabak sa mga digmaan yung immune system mo o nung aso. Kaya okay lang naman minsan, di ba? May mga challenges. Parang sa mga bata din, wag daw natin gagawin na yung mga bata ay lagi lang nasa sanitary na mga lugar. Di ba, ayaan natin sila maglaro sa ulan, sa putikan. Paminsan-minsan lang naman, supervised. Ganon din yung principle sa mga dogs. Kapag masyado mong binibaby, iniiwas mo sa mga germs, etc. Pero syempre, di ba, kailangan din natin i-vaccinate. Kasi yung mga viruses na nilalabanan natin through vaccinations, matitindi yun. O like distemper parvo. O wag naman nating ipahamak yung mga aso natin dahil gusto natin i-challenge yung immune system nila by parvovirus distemper. Walang kalaban-laban ng aso pagka yan ay yung mga lumaban. Okay. May bagong menu sila dyan. Sumaka means suman, mangga at kasoy. Opo, Antipolo, sumaka. May sumaka festival po dito once a year. Pero wala na ngayon, syempre, dahil pandemic. Ay, dog! Saan ba to? Teka. Simula tayo dito sa may bandang huli. Miss MJ, Miss MJ, shout out naman. Doc Claudie. Si Miss MJ. Miss Jazel, kumusta? Sir Johnson Hazel Fernandez Nabado. Sir Bo, ma'am. Ma'am yata, no? Sir, may lumalabas na parang nana sa private part ng Belgian ko. 1 year old pa lang po siya. Tapos, hindi pa siya nakakapag-stud. Hindi din siya laging pinapalabas. Ano po kaya ito? Aha. Nana, private part. Ano po ba yan? Lalaki o babae? Hindi pa siya nakakapag-stud. Kapag kalalaki po yung aso po ninyo, Miss Johnson Hazel, kung lalaki po yon, yung lumalabas pong parang nana doon sa kanyang ari, ang tawag po doon, scientific term is smegma. S-M-E-G-M-A. At ibig lang sabihin noon, sa Tagalog ay kupal or parang mga bacteria na namuo doon sa area sa loob ng ari niya na nakatakip. Which is totally normal, it's nothing to be afraid of, nothing to be alarmed of. Okay, normal po yun, wag po kayong matakot. Ayan, boy yung Belgian daw niya, sabi niya dito. Bravo Papa Romeo, shout out po sa inyo. Sir Gideon Colonia, good afternoon po. Sir George Oki, 6 months rot, pwede sa one-time feeding per day. Preferred sana namin sa gabi na lang pakainin. Pag 6 months po, mas maganda po na 2 times a day po. Pag umabot na siya ng mga 10 months, 1 year old, ayan, pwede na pong once a day. Kasi pag 6 months po, medyo puppy pa yan. Pag puppy, talagang ubus-ubos lagi yung nutrients niya sa katawan kasi rapidly growing po yan. From 4 to 6 months po ng tuta, yan po yung pinakamabilis ang growth rate. So, suportahan niyo po yung growth niya hanggat maaari para maganda yung growth. Pasensya na po kung hindi ko mabasa lahat kasi nag-scroll up po siya. Sir Paul Namikaze Doinog, shout out from Bohol. Kamusta po yung mga tarsier dyan? Alam nyo, ganda yung experience ko sa tarsier. May kwento ko sa inyo, no? Total nakatambay lang naman tayo dito, naghihintay tayo kay Miss Tony Fowler. Ang ganda ng experience ko dyan sa mga tarsier. Kwento ko ba sa inyo? nakakahiya na sobrang critical sa buhay ko yung experience ko sa mga tarsier. Pero siguro, tsaka na siguro. Ay, hindi, sige.
So nagpunta kaming Bohol, no. Ako, inanay ko, kapatid ko, si Amy nasa UK ngayon, at saka isang friend. So nandun ako sa Bohol. Doon po sa ilog diyan, may mga tarsier, 'di ba? May ilog po diyan sa Bohol na pwede kang sumakay ng raft, tapos may restaurant, 'di ba? Parang floating restaurant siya 'yan. Tapos ikot-ikot kayo doon sa ilog. So, nanonood po ako ng mga tarsier doon, 'di ba? May mga puno doon, tapos titingnan niyo yung tarsier. At that time, girlfriend ko si Snooki. Girlfriend ko pa lang. Tapos tumawag siya. At saka ako nagkwento, wag na, hindi na makainteresado eh, di ba? Okay, saka na. Shout out from New Zealand. Hope my two dogs will be okay sa SDN, sabi ni Sir Neil Torino. Sir Neil, alam niyo ba yung beef meal, pork meal, tsaka poultry meal natin sa SDN, galing din dyan sa New Zealand. Kaya po yung SDN, napakaganda ng ingredients kasi yung beef meal, pork meal, and poultry meal galing sa New Zealand are the best ingredients para sa dog food. Yan po yung pinakamagandang source dyan po sa New Zealand, sa lugar po ninyo. Ano pong ginagawa nyo dyan, Sir Neil? Dyan po kayo nag-work? Sa farm po ba? Sir Knights RM Barbs, yun, Sir, yung BM ko 4 months, hindi malaki katawan, slim po, at 2% SDN pinapakain ko. Napansin ko konti lang metain niya. Okay lang po ba 'yon? Ano po 'yon? Napansin ko konti lang metain niya. Konti lang po yung tain niya. Adi okay po 'yon. Ibig sabihin na absorb po ng katawan ang karamihan ng kinakain niya. Good po 'yon kung tama po yung pagkakaintindi ko. Shoutouts Pangasinan, Sir Mark Ryan Ortiz, Sir Nessal Di Pastor, hello po, watching from Tarlac. Hello po sa inyo dyan sa Tarlac. Sir Vincent Rosario sa Tayug, Pangasinan, kumusta po? Sir Bravo Papa Romeo, kumusta po? Sir Ian Alonzo, shoutout sa atin niya, si Mildred Torres, dog lover din siya. Salamat. Good afternoon, Sir Gideon Colonia. Ayan. Ian Alonzo. Okay. Be part Cantil. Good PM Doc. Male Golden Retriever ko. One egg, malitang isa. Makaanak pa ba if mustard TY from Be Part Schoner Hunt Kennel? One egg, malitang isa. So hindi siya cryptorchid, maliit lang yung isa. Pagka ano po, hindi siya monorchid. Pag monorchid, ibig sabihin yung isang testicle niya ay nasa abdominal cavity, nasa loob ng tiyan, hindi bumaba doon sa scrotum. So pagka ganun po, usually genetic yan. Hindi na po rin recommend na i-breed niyo po yung mga ganyang dogs o yung mga linya nila, kasi magkakaanak po yan, pero maipapasa niya sa mga anak niya yung ganun, yung one ball, minsan zero ball. So usually po, hindi po rin na-recommend na ipagpatuloy niyo pa po yung linya nun, sorry to say. Okay, Ma'am Maria Luisa Gabito, watching from Sorsogon City. Kamusta kayo dyan sa Sorsogon? Sabi yan, nag-worry po kasi kami, sabi ni Sir Johnson Nadado. Shout out from Pangasinan, Mark Ryan Ortiz. Teka, babalik-balik yung aking comments. George Oguis, recommended po ba carrot sa 6 months rot po? Ako po hindi ko kasi ma-recommend yung mga gulay-gulay kasi carnivore po ang dogs. For me, ito lang po, you can do your own research and make your own decisions, pero for me kasi
ang dogs ay carnivores kasi ang kanilang ancestor ay wolf. Hindi naman nagbago ang genetics nila. Nag-adapt lang sila sa domestication, pero more or less ay pagka pinakain sila ng carnivorous diet, sila po ay mas magiging mas mahusay. So kung gusto natin pakainin ng kung ano-ano, ng mga carrots, celery, broccoli, kung ano-ano mga vegetarian diet, mag-a-adapt sila in a way, pero po hindi naman talaga nila gusto. Hindi naman talaga yun ang, kumbaga, kung yung makina mo ay diesel, lagyan mo ng diesel, huwag gasolina. Although related naman yun, pero tatakbo ng mas maayos yung makina mo kung diesel engine siya, kung diesel ang nilalagay mo. It's ano, very ano naman, simple logic lang naman. Kung dinisenyo ang isang hayop na kumain ng carrots, pakainin mo ng carrots. Pero kung hindi siya dinisenyo talaga para pakainin ng carrots, pwede mo naman siguro pakainin kung hindi naman makakasama sa kanya. Pero why? Diba? Kung meron naman talagang appropriate yung angkop sa aso. SDN na lang po kayo. Huwag pa kayo mag-isip pa ng kung ano-ano. Pag naka-SDN kasi kayo, hindi nyo na kailangan ng mag-isip ng kung ano-anong dagdag. Kargado na po yan, SDN. Hindi nyo na kailangan mag-isip ng supplements, ng mga pampalasa, pampakung ano-ano. From Gapan, Sir Awar Masilang. Shout out, Sir Christian Bakungan. Watching from Dumaguete City, Negros Oriental. Sir Yuan Sam Quaizon. SDN, Sakalam. Sir Neil Torino, Doc, simple lang tayo dito, pa-shout out din sa kennel ko sa Pinas, NCJ Bullies. Ayun. Oo. So, may bullies pala kayo dito sa Pilipinas na Sir Neil, pero nasa New Zealand si Sir Neil. Aha, sino pa ba? Ano po dapat gawin sa asong galit pag nakita, nakakita siya ng kapwa aso niya? Sabi ni Ma'am Nilda Quaresma. Una, tanungin niyo po yung aso niyo, bakit pa galit na galit ka? Ano pang problema mo? No, pagka galit na galit, minsan hindi naman talaga galit. Talagang gusto lang naman nila tawagin yung asong naglalakad sa kalsada, halimbawa, no? Parang galit na galit. Pero actually, gusto lang naman niyang malapitan yung aso na yon at napofrustrate siya dahil hindi niya mapuntahan dahil merong nakaharang sa kanyang fence or wall. So, ano lang po yun, napofrustrate lang po yung aso. Means, hindi naman po siya galit na galit. Pero kung based on sa history niya and based on sa observation mo sa kanya, talagang gusto niyang saktan yung ganong klaseng galit na sasaktan niya yung aso na ano, kasi may mga ganyan mga dogs, kagaya ng mga fighting line na pit bulls na hindi sinocialize, or mga ano, mga asong aggressive towards other dogs. So pagka ganon, usually po hindi na socialize yon, or meron siyang genetic inclination para mag-away. Alam niyo kasi yung mga asong mga breeds na ginagamit dati sa dog fighting. So, dinevelop yung mga breeds po na yan na kinuha po nila yung mga dogs na aggressive against other dogs. Tapos, yun yung mga binibreed nila. Inaalis nila yung walang aggression towards other dogs. Kaya na-concentrate po nila ng na-concentrate yung ganung ugali na gustong makipag-away sa ibang aso. Until they came up with dogs in their breed na laging galit sa ano, sa ibang aso. Ngayon, kung kukuha ka ng ganyang klaseng aso na may ganong genetics na, na selectively bred for dog fighting or dog aggression, mahirapan na kayong alisin yun. Talagang i-reprogram nyo na yun. Programmed na kasi sa kanya yun, genetics na niya yun. So i-reprogram nyo in such a way na mawawala na yung hilig niya na makipag-away. Parang tao din yan. May mga tao din po na mahilig makipag-debate, mahilig makipag-away. Paano ba ginagamot yung mga ganong klaseng tao? Kasi pag pinakitaan mo ng mabuti, may mga tao talaga kahit pinakitaan mo ng mabuti, talagang gusto niya away, gusto niya debate, di ba? Talagang nandun yung ano, yung parang nasa dugunan niya yung makipagtalo, makipag-away. Pag pinakitaan mo ng mabuti yon,
maaaring hindi effective. Pero kailangan ma-convince siya na yung paggawa niya ng ganun ay detrimental to his happiness or health, tsaka siya titigil. So sa dogs, kapag nagpapakita po ng aggression yung aso, and talagang hindi makuha sa redirection, hindi makuha sa... Kasi yung mga hinahandle po namin mga aso sa Manalo Canine, hindi po mga simpleng aso yan. Hindi po mga simpleng aggression lang. Hindi lang mga... Yung mga extremely aggressive dogs, yan po yung marami po kaming hinahandle na rinireprogram po namin. And pag extremely aggressive yung aso, hindi na po uubra dyan yung redirection, hindi po uubra dyan yung positive training, bibigyan mo ng treats, bibigyan mo ng toys, bibigyan mo ng tug, bibigyan mo ng love and affection. Hindi. Kakailanganin nyo na pong bigyan ng negative yan. Oh, sorry to say, para dun sa mga masyadong sensitive, pagka yung aso, napakataas ng pain tolerance, no? Kagaya ng mga fighting breeds or yung mga linya ng mga aso na dinevelop for fighting, ang taas ng pain tolerance nila, hindi basta-basta sila masasaktan, ibig sabihin. Tapos, yung ang taas ng ano nila, ng drive nila para makipag-away, so talagang kailangan mong i-ano yun. You have to deal with that drive, sobrang taas. So, doon papasok po yung mga ilang techniques na ginagawa po namin na unconventional para sa iba, pero very effective talaga. Yun talaga yung dapat gawin para talaga ma-solve yung mga problems na talagang yung mga super grabbing aggressive na mga aso ay mapapatino mo pa. Kundi hindi talaga siya uubra. Pero kung ang problema naman ay psychotic yung aso, may tama na talaga yung utak na hindi na siya normal dahil, di ba, yung ano na, sira na, may something sira sa utak niya, maaring drugs na po yung kailangang magpagamot dyan or ano na, medication, or wala na talaga magagawa doon sa aggression ng aso yun. Kung sira-sira na, kagaya ng asong natamaan na ng rabies, sira na talaga ang ulo noon. Wala na kayong magagawa doon dahil talagang wala na siya sa sarili niya. Hindi na niya alam ang ginagawa niya. Wala na siya sa katinuan. So, depende po doon sa aggression ng aso para po malaman ninyo kung paano i-handle yung, ano, yung tipo ng aggression niya. Kaya yun, Ma'am Nilda. Depende po yun. Usually, kung gusto kong makita talaga anong klaseng aggression niya, ino-observe ko muna yung aso. Kasi may mga trainers na sabak ng sabak, o sige, ano yan, pare-pareho lang yan, bibigyan na nila ng ganitong klaseng treatment. Pero parang doktor din yan eh. Alam nyo, naalala ko nung high school kami, doon sa Cambridge International School sa Dubai, meron doon clinic, may yung clinic namin sa school. Pagka sinisipon ka, masakit ulo mo, may sinusitis ka, bibigay Vicks Vaporub. Hindi to sponsored ng Vicks, ha. Pagka ikaw naman ay masakit yung mga kalamnan mo, at siguro ano ka, nag-sports ka, tapos sakit ng katawan mo, alam niyo bibigay sa'yo? Alam niyo kung anong gamot bibigay sa'yo? Vicks Vaporub. Tapos pupunta ka sa clinic namin, ha. Tapos masakit naman tiyan mo, no? Para ano, may masama ka nakain, o kaya parang masakit tiyan mo. Alam niyo bibigay na gamot sa'yo nung ano namin, school nurse? Hulaan niyo. Vicks! So, ano, ang training po ng aso, marami po mga trainers, hindi naman natin sila minamalit or ano. Baka yun lang kasi yung alam pa nila, no? Kailangan pa nilang i-develop yung skills nila. Sabak lang sabak, akala nila pare-pareho lang yun. Magkakaiba po kasi yan. Yung aggression po, magkakaiba po yan. No? Merong maternal aggression dahil may mga inaalaga ang tuta, yung nanay, so it's hormonal. It's also a part of her being the mom. There's also intersex aggression, no? Lalaki sa lalaki, babae sa babae.
There's also food aggression, territory, at iba-ibang ano reason for aggression, or yun nga, yun na babaliw na, so, or talagang genetics nila. So kailangan observe mo muna, alamin mo muna ang history niya, breed niya, ano ba yung ginagawa ng mga aso, ano ba yung kanyang usual reactions. Ayan, malawak po yan. Kaya hindi ko po masabi kung anong dapat niyo pong gawin sa isang aso na nakakita ng kapwa aso tapos galit na galit po kagad. Maba po yung masyado yung sagot ko, no? Pero I hope na appreciate niyo po yung ano, yung mga pinagsasabi ko. Sir Jason Almahar, hello po sa inyo. Shout out sa mama ko na nag-aalaga ng BM, sabi ni Sir Joselito Montalvo. Bait naman ang mama mo, ah. Yes, Doc, the best po dito, meats poultry, my yellow lab loves it. And sa New Zealand. Okay, ano pa mga... From Dumaguete, Sir Christian Panday Bakungan. Dumaguete City, Negros Oriental. Ayos, ganda dyan sa Dumaguete. Awar Masilang, shoutout, Doc, mula sa Gapan, dog lover. Gapan, Nueva Ecija, kumusta kayo dyan, mga tiga Nueva Ecija ulit? Sir Yuan, thanks for the input, sabi ni Sir George Oguiz. Sabi ni Sir Christian Panday Bakungan, sir, paano pumula yung parang galis sa aso? Ano pong mabisang pantanggal? Sabi po ng kakilala ko dahil daw sa cage, kaya nagkaganon. Galis sa aso. Marami po kasing causes yung mga iba-ibang mga sakit sa balat. No, isa po sa pinaka, well, yung top video ko sa YouTube is yung video ko na skin problems. I-search niyo po sa YouTube, gamitin niyo pong keywords ang Manalo Canine skin problems. Panoorin niyo po 'yon, tignan niyo po kung ano pong appropriate doon sa mga binabanggit ko doon. Kasi pag sinabing galis, minsan hindi naman galis. Pag sinabi pong galis kasi, usually yan mites or merong demodicosis or sarcoptes. Pero yung iba, basta may butas-butas lang yung balat o may problema lang sa balat, galis na ang tawag. Pero iba-iba ang reason po niyan. Pwedeng allergy, pwedeng fungus, pwedeng bacterial infection, pwedeng hormonal, pwedeng parang immune response, mga ganyan-ganyan. So iba-iba po kasi yun, eh. Kaya pinakamaganda talaga, mapakita nyo sa veterinaryo nyo yung aso ninyo para matest muna bago po magbigay ng gamot. Kasi halimbawa, no, for example, yung aso nyo po ay may demodex. Yung demodex parang namamagay yung mga paa, tapos parang nagnanaknak yung ano, parang namamagay yung balat niya. Tapos narinig nyo lang na kailangan bigyan mo yan ng BCO, yung mga BCO. O kaya may narinig ka lang na dapat maganda dyan ay ganito, bigyan mo ng ganitong SMP or kung anong ano. Eh, hindi po tatalab yun sa ganon. O kaya kung yung aso nyo ay may allergy sa fungus or sa dust or sa mga ano, sa mga halaman sa paligid niyo, tapos binigyan mo lang ng mga ointment, hindi po tatalab yun. So pinakamaganda po talaga, pakita nyo muna sa vet ninyo para yung angkop na lunas ang maibigay. Shout out. Teka. Start na tayo sa dulo kasi po ano. Uy, salamat po, Ma'am Early Mecatonio, nagpadala ng 75 stars. Salamat po. Nakaka-touch naman, nagpapadala ng stars. Kailangan ko po 'yan. Wala na akong pambili ng gel. Ayun, gel ako kanina. Ma'am Alexa Pagalunan, hello Doc, magandang gabi. Magandang gabi, Alexa. Magsisimula pa lang yata mag-work si Ma'am Alexa. Hanggang madaling araw na naman yan. Isa sa pinakamasipag nating mga CCAs yan. Masisipag ang mga CCA natin, mga customer care agents sa Manalo K9. Talagang assist kayo sa kung anong mga problema po ninyo sa kalusugan ng aso ninyo, ng papeles sa ICGD, sa mga issues tungkol sa training, SDN. Talagang nag-invest po ang Manalo K9 para po
assist po kayo online ng ano, as much as possible 24/7. Opo, minsan talagang tambak lang talaga yung mga nag-i-inquire sa page, tambak lang po talaga yung mga inaasikaso nila. Kahit na mga nasa 12 sila, mga CCAs natin. So, by the end of this year, magdagdag ulit tayo ng mga isang dosena bang mga CCAs kasi ang dami-dami pong mga nag-i-inquire. Maraming salamat naman po sa inyong suporta sa Manalo Canine, sa products natin like SDN, Super Dog Soap, mga equipment, merchandise. And sa ICGD ngayon, grabe, nakakatuwa po talagang ang dami pong mga nag-ICGD. Grabe, marami pang iba. Mga training, no? Kanina, yung mga kinukonsulta naman sa akin si Miss Ann Kim. May kukunin akong aso dun sa, ano, dun sa Manalo Canine, bagong tuta. And pakilala ko sa inyo pagka dumating na. Hi, Sir Raven Bonifacio! Hello po! Kumusta? Kumusta? Sir Raven, kumusta na ang iyong chihuahua? Anong pangalan ng chihuahua mo? Magaling na ba siya? Sana umu-okay na si baby mo. Merly Torres, paano po ba ang send ng stars? Di ko nga rin po alam eh. paano nga ba yan? Basta nakikita ko lang, may stars. Wala pa nga akong nakukuha dyan sa mga stars. Basta nag-iipon lang siguro ito. Pero, paano nga ba? Baka may, ayan, si Hope pala, Sir Raven. O, si Hope nga pala. Paano ba magpadala doon stars? Tulungan niyo naman po si Ma'am Merly. Parang awa niyo na. Para makapagpadala si Miss Merly ng stars sa akin. Ayun, Sir George Ogis. Salamat po sa 50 stars. Thank you, thank you. O, nagmamalimos ng stars eh, no? Alam niyo kasi hindi ko alam yung mga stars na yan. Naaliw lang ako. Uy, magpapadala ng stars. May halaga daw yan. Merong halaga na... di ko alam kung magkano ba ang isang star. Tapos later on pwedeng i-withdraw, pwedeng yung nagbi-video or 'di ba, may mga vlogs ganyan ay kumikita, nasusuportahan daw yung mga channel nila. Ako naman, hindi ko naman habol talaga 'yon. Nag-Facebook videos po ako, YouTube videos. Hindi naman para kumita sa Facebook or sa YouTube videos nun. Akala nung iba, eto yung sister-in-law ko, sister-in-law ko na nakatira sa Bicol, akala daw, laki na daw kinikita ko sa YouTube, oh, sabi ng misis ko. Wala po akong kinikita sa YouTube, wala po akong kinikita sa YouTube kasi yung monetization ko, ano bang nangyari sa dila ko? Yung monetization ko ay natigil dahil hindi mapadala daw yung PIN ko, kailangan i-verify ko daw yung address ko. So papadala daw nila yung PIN sa bahay after 2 to 4 weeks, walang dumadating, tatlong beses na. Kaya wala na akong kinikita, wala akong kinikita sa YouTube. As in, mga since ano, 1.5 years ago yata. Sa Facebook naman, para sa inyong kaalaman, no, magkano ba kinikita ni Doc Abel sa Manalo Canine sa Facebook? Nag-start mag-monetize yung Facebook ko 2020 yata, ng mga January. And from January 2020 until now na 2021 na July, mag-August na, ang kinita ko sa Facebook is something like 30,000. 30,000, ano yun? Lahat na yun. O, kung di-divide mo yun by 1.5 years, so sabihin natin 15, so parang 2,000 a month. Diba? Kakabuhay ka naman ng pamilya nun? Oo, pamilya ng daga. Diba? So, hindi po malaking kinikita ko sa Facebook. Kaya bigyan nyo niya ako ng stars. Hindi naman yun ang ibig sabihin. Ang reason ko po, kaya po ako nagbe-videos na ganito, at saka yung ano, una, kaya po ako nagbablog dahil nga po, nung inintroduce po namin yung SDN, nahihirapan po yung mga agents ko i-explain kung bakit ang taas ng protein. Tapos nagkakaroon ng usap-usapin noon na baka masira yung kidney, masira yung liver. Naku, hindi, iba yun. Carnivores kasi yan, iba yung sistema ng katawan yan kumpara sa herbivores. Explain kung bakit walang fillers, bakit ang taas niya per kilo. So, nahihirapan sila i-explain. Ako rin nahihirapan na explain kasi paulit-ulit ako. Sabi ko, i-video ko na nga lang.
Tapos ilagay ko na lang sa YouTube or sa Facebook para pag may tanong, papanoorin ko na lang para makatipid na sa laway. Kaya yun lang naman ang reason ko. Tapos natutuwa lang din ako mag-video-video minsan. Nung college pa lang, nung high school pa lang ako sa Dubai noon, meron akong camcorder na ano, mahilig na po ako mag-video-video noon. Tapos wala lang. So ngayon, I think gusto ko lang din mag-share ng mga videos. So share ko rin kung ano yung mga natutunan namin over the 15 or 14 years ng existence ng Manalo K9, pati yung mga pinag-aralan ko rin sa VetMed. Since 1993 ako pumasok sa VetMed. So i-share ko, di ba? Dapat nagsishare kasi tayo eh. Hindi na uso ngayon yung sinasarili mo yung knowledge mo. Wala na, mapag-iiwanan ka kasi makukuha rin naman ng mga tao yung knowledge sa iba. Might as well be from you, di ba? Magtulungan na tayo, di ba? Bakit kailangan pang itago yung mga secret na mga ano, mga training? Wala naman secret eh. Training, dog food, nutrition, health, di ba? Wala namang secret na ngayon. Okay, dog collab na, sabi Sir Raven. Tara! Hindi tuloy yung dog show eh, Sir Raven. Kaya ano, hintayin muna natin na medyo lumuwag-luwag ulit yung mga ano, tapos mag-collab ulit tayo. Sana makapunta tayo sa Manalo K9. Mag-aano tayo doon, kung maputik, maulan ngayon, maputik, oh, maglalaro tayo sa putik sama ng mga aso natin. Merly Torres, wash out ng manok, mahusay sa aso. Dok, nawala po yung makakati sa aso namin eh. Wash out daw. Magandang gabi. Aha. More powers, Manalo K9. At the best, ang SDN, Doc Abel from Bacolod City here, sabi ni Sir Alvir Chainani. Ayos ang apelido ni Sir Al... Ano? Chainani? Teka, nawawala na yung ano. Ayan. Sorry ah, kasi pagka ginagalaw ko yung comment box, ay nagbiglang pumapanik. Salamat, Ma'am Alexa. Daming heart oh. Daming heart nang binibigay ni Ma'am Alexa oh. Stars naman. Hindi naman sa ano ako sa stars. Hindi ko rin alam yung mga stars na yan, pero kakaaliw lang. May nagbibigay ng mga barya. Kakaaliw. Sir Phil Byrne, just received the registration of my Belgian. Ayos. So, ang ganda talaga ng ICGD, 'di ba? Yung certificates niya mismo nakalagay sa magandang folder. Nakakatuwa po. Nakita niyo na ba, Sir Phil, yung ano, online account ng aso ninyo? Wait, teka. Dumating niya to si Ma'am Tony Fowler. Sino ba 'to? Uy, guys. Tingnan ko lang ha. Teka, baka nandito na si Tony Fowler. Hindi ko alam kung sasakyan niya itong nasa likod. Pakita ko sa inyo yung dumating na sasakyan sa likod. Ayan, sasakyan ba ni Ma'am Tony Fowler yan? Ito kasing nasa likod ko na blue. Kotse ni Tristan Huertas yan. Nasa likuran ko. Yung nando naman sa likuran ko sa kanan, kararating lang. Eh, kanina pa natin hinintay si Miss Tony Fowler. Pumasok na kaya sila? Ako na lang kaya ang naiwan dito sa labas? Ah, hindi. May mga tao pa dun sa kotse ni Tristan. Mga tao pa sa kotse ni Tristan, kaya gabi na. Matay ko lang ilaw ko. Samahan niyo ko sa isang gabi ng lagim. What age ng rot to give him supplement or food for muscle developments? Mag-SDN po kayo, hindi niya na po kailangan problemahin yung mga muscle developments. 42% po animal protein, halos lahat yung SDN. It's your best bet. Huwag po kayo magbibigay ng mga dog food na hindi protein ang basis ng ano, ng muscle development, kundi parang may mga ano na, mga gamot-gamot na, hindi po maganda yon. Basta ano lang, SDN lang, gaganda po yung muscle development ng aso ninyo. And of course, genetics po yun eh. Hindi ba kanya yon, Miss Early?
Baka nga hindi. Uy, may umintong van sa likod na puti. Baka yun. Yun na kaya si Miss Tony Fowler? Ah, hindi. UV Express siguro yun. nagbaba ng mga sakay siguro, ano? Ano ba yan? Ano ba yan? Buti na lang, may 38 na kasama ko dito, nakatambay. SD and the best, sabi ni Sir Miko Manalo. Kamag-anak ba kita, Sir Miko? Sabi ni Ma'am Merly Torres, Doc, bakit sinusundan kayo ni Sir Tristan Huertas? Ewan ko ba? Hindi, actually, siya yung nag-invite sa akin na i-meet ko si Miss Tony Fowler. Kasi, baka meron kaming gagawin kay Piki. Gagawin kay Piki na mahalaga. Kwento ko sa inyo later on. Hi Doc, I'm watching from Kuwait. Ingat po palagi, sabi ni Ma'am Marisa Bernardo. Hello Ma'am Marisa, kumusta sa Kuwait? Shout out Sir Michael John Drise. Hi Miss Shira Gonzalez, good evening din. Sir Leonardo Fernandez, ask lang pwede ba gamitin sa 4 months old na puppy yung 5-in-1 super dog na sabon? Opo, pwede naman po, pwede. From Switzerland, no? Si Sir Alan Manalo. Wow, kamusta po dyan sa Switzerland? Maganda po ba dyan talaga? Hindi pa ako nakapuntang Switzerland. Kamusta po kay Ate Snooki? Ayan. Kamustahin mo, message mo. Oo. Baka namimiss ka na rin nun. Sir Jojo Gino Rosales, shout out. Sir Vic Tabern, good evening Doc. Manalo, ask ko lang kung saan nakakabili ng SDN. I-message nyo lang po yung page natin, Manalo K9. At meron po mga CCAs na mag-a-assist po sa inyo. Depende po kung saan po kayo nakatira. Ituturo po kayo sa pinakamalapit. Pinakamalapit. Ayan, Sir Pipart Cantil, salamat sa sagot, Doc. Just received my kennel certificate. Maraming salamat, Pipart Schoner Hunt Kennel. Ayos! Ayan, sa ICGD. Daming mga kennels ngayon nagpaparegister sa ICGD. Okay naman, pababa na COVID. Ang hirap pang umuwi. God bless po, Doc. Sabi ni Ma'am Marisa Bernardo. Oo, sa Kuwait, ano? Pero alam ko, ano naman, sagana yata kayo dyan sa bakuna. Kasi sa UAE, no? Kinikwento sa akin ng parents ko, no, nandun sila talagang ang dami-daming ano, bakuna. Sabi ni Sir Jojo Gino Rosales, itetrain niyo po si Biggie. Tignan natin. Kwento ko po sa inyo kapag nagkaayos kami. Bakit hindi ilipat si Biggie sa SDN? Bakit, Doc, bakit hindi ilipat si Biggie sa SDN? Sabi ni Sir Harvey Guzman. Ewan ko lang po kung ano nang ginawa ni Sir Tristan sa diet ni Biggie. Or kung merong special diet si Biggie, lalo na ngayon, na pinapaano siya sa vet. Hindi ko lang po alam kung anong pagkain ni Biggie yan. Okay. Merly Torres, Santo Tomas, Batangas kami, Doc. Mas malapit kami sa Lipa. Sir Dwight Mendoza, good evening, Doc. Ask ko lang po, normal lang po ba? Almost 1 year BM ko pa din ang nagre-regla. Opo, may mga ganyan po talaga. Matagal bago mag-heat, mag-first heat. Meron pa ba? Okay, so ay, bakit ba gumagana yung wiper ko sa likod? Napindot ko yata. Okay, gusto ko nga to, makakaya naman sa inyo, napakadilim. Okay guys, 6:21 na pala, no?
Sabi ni Sir Tristan kanina, 3 o'clock ang usapan dito sa Assumpta Dog and Cat Clinic, alas 3 daw. Pero siguro kasi Sona, no? Kasi alam ko galing Quezon City sila Ma'am Tony Fowler. So baka naipit sa may bandang ano, congressional, tama ba? So kung naipit siya doon, baka mamayang gabi pa tayo matapos dito kakahintay. Oo, wala pa si Ma'am Tony Fowler. Baka naipit dahil sa Sona. Naalala ko nung kami ang canine service provider pagka Sona, ang hirap ano doon, dumaan doon sa may batasan. Talagang sobrang traffic, syempre iniingatan, 'di ba? Maraming pwedeng mangyaring hindi maganda kapag ka hindi sobrang tindi ng security doon. Kaya pagpupunta kami doon nung panahon na ano nga, kami nga yung canine service provider Manalo Canine doon sa batasan. Talagang ano, meron pa kaming special IDs and everything para makapasok doon. Tapos tinatawag pa muna bago kami makapasok doon sa loob. Pero naalala ko nung mga panahon ng Sona na yun, doon ko nakilala si Senator Manny Pacquiao. O, naging close kami sa loob ng isang minuto. Kasi nagpa-picture ako eh, siyempre, close ako. Pero, ayun. Siguro naipit nga si Miss Tony Fowler doon sa kongreso. 3 o'clock and 6:23 na. Buti na lang naaliw ako sa pagkukwentuhan natin dito. Salamat sa inyong pagsama sa akin habang naghihintay. Dok, may baog din po ba na aso? Kasi 2 years old na ang aso namin. Hindi nagbubuntis pero nakakastahan naman siya. Kasi yung isang aso namin 9 months lang, may 9 puppies na. Meron po. May asong baog. May asong baog dahil sa masyadong maraming ano, na take na medicines, maaring ganon. May mga nababaog dahil sa genetics na ano, na hindi maganda or dahil sa development ng kanyang abnormal development ng kanyang reproductive organs or kung ano pa. Maraming reason po kung bakit nababaog ang isang aso, parang tao din. Sir Dwight Mendoza, ask ko lang po, normal lang po ba almost 1 year BM ko pa din nagre-re- oh, siya nga pala yung kanina. Ayun. Shout out Sir Jonas Magtibay. Kamusta? Okay. Well, anyway guys, putulin ko muna tong live ko. Pag dumating na lang siguro si Miss Tony, tsaka ako ulit i-on yung live. Ano, gusto ko makasama ko kayo na makilala ko si Ma'am Tony Fowler, di ba? Para at least ma-share ko sa inyo yung experience na makilala natin tong si Ma'am Tony Fowler. May iba naman Doc, how old are you? I am 46 years old po, malapit na mag-47. Doc, veterinary doctor po ba kayo? Saan vet nyo? Veterinary doctor po ako. Opo. Saan vet nyo? Saan ako nag-aral ng vet? Siguro? Ako po ay nag-aral ng veterinary medicine sa UP Los Baños. Pumubisina si Tristan Huertas. Paalam muna ako, Super Doggers, at baka po nandito na si Ma'am Tony. Paalam po muna. I-on ko mamaya to pag nandiyan na si Ma'am Tony.